Sabi niya, "Huwag! Huwag ninyong gawin ngayong palengke." Palengke. Ang bahay na aking kamasalanan. Kuba, kumusta rin yung pagsisimba? Kailan po? Pagdarasal. Iyon, samahan at pagpapahalaga sa isa't isa. Kumusta ka? Ayos lang po. Ganun ang pangyayari mula sa Ebanghelyo. Dumating si Jesus sa Jerusalem, sentro ng pamayanan at ang sa templo, templo ng templo ng Jerusalem, sentro ng pagsamba sa Diyos. Tatinig Diyos sa unang pagbasa, Ten Commandments. Isang Diyos. Salamat kay Bigil sa sambahin ng lahat. Ano ba ang resesyo sa ito pati sa patio ng templo ng Jerusalem? Nakita niya, no? Napakaraming nagtitinda. May mga namamalit ng pera. Nandun ang mga pinagbibiling bata, tupa, etc. Sinabi ni Jesus, alisin niyo lahat siya. Gumawa siya ng lumit na pangagupit. Pinagtataon niya ang mga mesa. Pinalayas siya lahat. Sabi niya, "Huwag! Huwag ninyong gawin niya palengke." Palengke. Ang bahay na aking kamasalanan. Mga Hudyo, sapagkat inaari nila yung templo, paligid nito, inaari nila ang kanila. Appropriation. Kahit anong gawin nila, kahit anong mag-is sa kalooban ng Diyos, okay lang sa kanila. Galit si Jesus. All of you out! 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 Huwag niyong gawin palengke ang bahay na aking ama. Mabalik. Tinuturo, tumba ay the certain commandments. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi galit si Jesus sa mga mahihirap. Hindi galit si Jesus sa mga tagapalengke. Laban ang Panginoon sa mga kumakasang tapan sa pagsamba upang magalakal. Kanina. Kaya kapag kinasangkapan natin ang pagsamba, pagsisimba, tawag pa nito sa pangangalahal, magagalit ang Diyos. Pombo. Kaunin ito, magkaroon tayo ng pagpapahalaga. Hindi lamang sa pagsamba. Araw ng Linggo, kaya tayo nandito. Salamat ang pinanayahan din siya yung lugar for the first time. Ibisa ko pa araw ng Linggo. Simple nga araw, ilang beses na ako nandito. Binilang ba nyo ko ilan ang sisipa mo Linggo? Ganong karami meron tao sa nasasakot pag ang parokya. Malamang kaya nyo? Population ng parokya kapatalbala ng Eucharistia. Sabi ni sister, we don't know.
babalik ang pagpapahalaga sa Diyos. Una, sa anumang bagay, sa sino mang bagay, sa anumang pagyayari, doon ngayon at sa darating pa, una, Diyos. All for the glory of God, ang mahalagay pagsamba sa Diyos. Kaya iniiwanan yun lahat. Pupunta kayo rito, araling ko, ang sakramento ng Eucharistia o panalabisan, pangunahin sa buhay ng mga mananampalataya sa Diyos. Inuulit ko, mahal sa Diyos ang kanyang mga nalikha. At pahalagahan natin ang pagpapahal ngayon. Mga kapatid, ayaw lang ng Diyos, kinakasakta pa ng pagsamba para makalangal doing business. Para pa sila rin sa inyong pagsamba dahil Diyos lang. All ngayon, panalangin, mabuting gawa, sakripisyo, ilang bang mga bagay, all for the glory of God. Sa halwal natin ang Diyos. Okay rito mga kapatid, ang lahat ng nauubol sa pagsamba sa Diyos, ganyan lugar, place, simbahan, mahalaga. Bibigay tayo ng pagtatake sa simbahan. Pangalawa, hindi lamang sa lugar, hindi lamang sa simbahan, hindi panahon na iuuhol ninyo sa pagsamba. Place and time, dalawa. Pangatlo, ang pangalingkod ng Diyos, ang mga tapatiran sa ngalan ng Diyos, magkaroon kayo ng paggalang sa isa't isa, respect at pagmamalasakit sa isa't isa. Huwag matitinig yun mong sabi, tapos sa akin, para ba tao simbahan ang sinisira sa akin? Huwag matitinig yun sa inyo. Natinig na ba yun din, ha? Oh, yun na yung tao, simbahan din, ha? Sinisira sa akin. Mahal tayo ng Diyos. Namuhuna ng kanyang talino. Namuhuna ng kanyang lakas. Namuhuna ng panahon ng lahat. Para tayo ilikhay. Yun ang ating Diyos. The omnipotent God, the omniscient God, Diyos na makapangyarihan, Diyos na matalino at nalalaman na lahat, Diyos na walang hanggan, no beginning, no end. Alalaman sa Kanya. Magpalasakit tayo sa simbahan. Simbahan ng hindi lang yung batong simento. Kung tutusin, simbahan ay yung mga mananampalataya. Nagdarasal, nagsisimba, namalasakit. Ano lang mapansin nyo dito? Salamat ako yan. Ano ko yung tinitignan ko? Kanina pa, unang misa.
kakaunti ang mga kabataan na nagsisimba. Kakaunti ang mga kabataan na nulito. Sisimba. Tumatanggap ang sakramento ng panalang mga kakaunti. Patingin na nga kayo sa isa't isa. Tingin na kayo. Salamat. Nagingiti ang paliwala. Pero hindi ba nyo hinahanap mga kabataan ninyo? Pagdating ka sa punta o dalawang punta, baka wala ka tayo. Baka umaw na sa lahat. Kung pinagpatandaya ka rin nyo. Inaalala mo doon ko yung mga kabataan. Ay, salamat sa Diyos sa inyo. Bata tayo na rin. Mga lolo, lola, hindi na kayo mga anak ninyo, tinig ka ninyo. Sa mahabang panahon, pinahalagaan niyo pagsamba sa Diyos, pagpunta sa simbahan at pagsisimba, baka kung dumating ang panahon ay wala na. Yung may pinundan ninyo, ano nangyari? Okay? Kaya, mahalaga sa Diyos ay tayo. Ang simbahan ay tayo. Ang mga mananampalataya at mamahal sa Diyos. Kaya magkaroon kayo ng pagpapalasakit sa isa-isa, pagpamahal sa isa-isa. Sa kalagang ng Espiritu Santo. Amen.